Nagising si Mugigme ng 10 oras ng gabi dahil sa kalantog na naririnig niya sa labas ng kanyang room. Nang silipin niya sa gilid ng kanyang pinto, ay nakita niya ang isang lalaking nakablak at kanya ito tinanong. Tanong ni Mugigme, "Hoy, sino ka?" Tugon naman ng lalaking nakablak, "Huwag nanakaw." "Mugigme, anong hinahanap mo?" Lalaking nakablak, "Naghahanap ako ng pera." Mugigme, "Wait lang ha, tutulungan kita." Naranasan niyo na bang pasukin ng masamang loob ang inyong bahay? Hindi ba't nakakatakot? At pumapasok sila sa oras na wala tayong kaalam-alam at tulog na tulog tayo. Nagkwento noon si Jesus ng isang parable na mababasa natin sa Gospel of Matthew chapter 13 verse 24 hanggang 30. Inilahad din ni Jesus ang talinghaging ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghahasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghahasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi ba mabuting binhi ang iniyasit ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga taga-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamari." Sa verse 24, makikita natin na mabuting binhi lamang ang inihahasik ng Panginoon. Ngunit habang tayo ay tulog na tulog, naghahasik din ang kaaway ng masamang damo. Kaya naman nahihirap yung tutulog-tulog. Kahit ang Kristiyanong tulog ng tulog at walang ginagawa para sa Panginoon ay nasa danger na pasukin ni Satanas at magisib. Sabi nga, "An idle mind is the devil's workshop." Oo nga naman, kung walang laman ng utak natin, dalawa lang ang pwedeng pumasok. Maaaring mabuting kaisipan o masama. Kaya lang, mas madalas na masama ang pumapasok sa isip natin kada hindi natin ito gagamitin sa mabuti. Alam ni Satan pag-idle ang mind natin. Kaya the moment na makita niya, papasok siya agad at hindi siya magdadalawang isip pa. Sa verse 25 hanggang 28 naman, nang lumaki na ang mga trigo, ay kasabay na lumaki din ang mga damo. Kaya sinabi ng mga alipin ay kung bubunutin na rin nila ang mga damo. Sinabi ng Panginoon na huwag muna at hayaan pang lumaki hanggang sa pag-harvest dahil baka mabunot din ang mga trigo kung bubunutin agad sa oras na hindi pa tag-ani. Madalas siguro may mga kapatid tayo na inirereklamo sa loob ng church. Bakit kaya ang taong ito ay pinagliyata kay kaning ang lakas mong asar? Sagad sa buto ang kanyang kayamangan. At pinagdududahan natin kung naging born again nga ba o hindi. At siguro ito ang dahilan kaya ayaw ng Panginoon na hayaan na ipabunot agad ang mga damo. Dahil may mga kapatid tayo na para talagang damo. Ngunit kung maghihintay pa tayo ng ilang panahon, baka makita natin na trigo din pala. Tandaan natin na hindi tayo ang magdidesisyon kung kailan aanihin. May itinakda ang Panginoon para sa harvest. Mababaw din kasi ang ating paghuska sa ating kapwa. Pag hindi natin gusto o mukhang mas mayabang pa sa atin, ay ginajudge natin agad. Si Lord kasi alam niya ang puso ng lahat, kaya hayaan muna natin siya ang maghuska. Sa oras ng harvest, madali na natin marirecognize kung alin nga ba ang damo at ang trigo. Ang trigo ay magbubunga ng mabuti, samantalang ihihiwalay ang mga damo at susunugin. Naiinis ka ba sa kasama mo sa church na parang pamangkin ni Satan? Kung umasta, wait mo lang, baka mag-grow din yan.
at maaaring sa pagpapakita mo sa kanya ng mabuti ay mabilis siyang mag-grow. Pero kung hindi, ay hayaan mo lang siya at hintayin ang pag-aalin. Kung talagang nakakasira naman sa fellowship, ay ipagtiwala ang desisyon kay pastor. Kung ikaw naman ay matagal ng mananampalataya at kung umasta ay parang gamo ka pa rin, baka panahon na para mag-grow ka naman. At baka dumating ang harvest time, saka mo madiskubre na damo ka rin pala, kaya hindi ka nag-grow at makasama ka sa mga susunugin. Hala ka! Huwag naman po sanang sasama ang loob natin. Pero nakakalungkot na maraming churches sa ngayon, ang imbis na maging salt and light ng mundong ito ay natutulog lang sa pansitan. Yung iba naman ay nahawa na sa mga gabi ng sanlibutan, kaya wala na rin pinagkaiba sa mundo. Mga member na kaya lang nasa church ay para humanap ng kanilang prospect clients. Yung iba naman ay gawin mo na ang lahat kung saan ka masaya, okay lang yan. Hindi mo rin kasi ma-blame ang mga members dahil ang namumuno ay may sarili ring agenda sa pagtuturo. Basta ang mahalaga, umaapaw ang offering box, walang problema. Yung iba naman ay busy-busy sa programa ng pagpaparami ng kanilang members na tila competition na sa ibang church. Pagandahan at palakihan ng building, paramihan ng daughter church at kung ano-ano pa. Ayaw nating marinig ang mga ito pero ito ay totoong nangyayari sa ating mga churches sa ngayon. Sa panahon ngayon, ang daming bagay na naglalayo sa atin sa pagkilala sa ating Diyos na ang mali ay itinuturing ng tama at ang tama ay nakaka-upend na. Ano ang ating gagawin bilang mga Kristiyano? Magwawalang bahala na lang ba tayo? Makikiayon sa takbo ng mundong ito? O kikilos upang maging aware pa rin ang marami sa nais ipahayag ng Diyos sa kanila? Ang kilalanin ang kanyang anak na si Jesus na magdadala sa atin sa kaligtasan at maglalayo sa atin sa kapahamakan ng kasalanan. Sinabi ng Ephesians 5:13 and 14, pag na-expose sa liwanag ang kahit anong bagay, nakikita na kung ano talaga iyon. Nakikita ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinabi, gising, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa kamatayan at magliwanag sa iyo si Kristo. Sana po ay napagpala kayo muli ng maikling mensaheng ito.